grabe na-excite ako sa sobrang dami kong nagawa sa Realme 6. Okay guys, lumabas na si Realme 6 today and may presyo na siya. Bago natin puntahan yung presyo ni Realme 6, and if you're new to my channel, please hit that subscribe button and notification bell para ma-update ka sa mga best deals and sulit deals. And kung nakatulong tong video na to sa'yo, please give me a thumbs up and comment down below. I also feature other vlogs and other stores and other secret shops. I-link ko lang siya sa taas and sa baba. Guys, panoorin nyo, makatulong to sa inyo. And guys, this is our final review sa Realme 6. And na-excite ako kasi lumabas na yung price nito and pwede nyo na ito ma-avail. Grabe, sa paggamit ko sa phone na to, talagang na-elibs ako sa mga features, sa mga specs na binigay sa atin ni Realme. At grabe, jam-pack talaga tong Realme 6. Una natin nagustuhan dito is the design. So nakikita nyo, very simplistic look lang to. And what we have right now is the Comet Blue. We also have the Color White or the Comet White design. So makita nyo, parang comet siya na pamuntang pababa. So very simplistic lang siya, metallic blue yung kanyang color. And on the lower left, meron naman tayong logo ni Realme. On top naman, meron tayong flash. And kasama rin dito yung quad camera natin. So sa design na to guys, wala akong masasabi. Kahit nakapitin siya ng dumi or fingerprint, hindi siya gaanong kapitin. Usually ah, kung ito yung body nito mismo, akala mo metallic kasi to, kapitin ng dumi, hindi siya gaanong nagsismudge. But still, maganda na rin kasi meron itong kasamang jelly case. So yung back cover natin is made of polycarbonate plastic. And maganda dito, ito rin yung same material na ginagamit sa mga luggage bag. And on your right, makita rin natin yung power button that also serves as the fingerprint scanner. Napakabilis niya mag-react at mag-unlock. On our left naman, makita natin yung volume rocker and also the SIM card tray. Sa SIM tray naman, pwede tayo maglagay ng dual nano SIM cards and microSD for external storage up to 256GB. At the bottom part, meron pa rin silang microphone jack and syempre, mas gusto ko pa rin may microphone jack para at least pag nagbi-video tayo, pwede rin ito maging microphone. We have the microphone itself, meron din tayong Type-C connector and the speaker. It has a 6.5-inch IPS Full HD screen. And maganda manood ng YouTube dito and mag-Netflix kasi sobrang malinaw na siya. To 480 nits sa peak brightness. So kung nasa room ka lang naman or nasa loob ka ng bahay, okay na okay, sobrang maliwanag na ito. Pero pag lumabas ka naman ng tanghaling tapat, medyo magsa-struggle ka ng konti. But still, very acceptable pa rin siya. We also have a 90.5 screen ratio. So may kita natin yung mga bezels natin sa gilid, sa top, tsaka yung chin niya, sobrang nipis. So halos buong harapan nito ay screen na. And on top naman, makita natin yung punch hole camera natin. And natutuwa ko is nandito lang siya sa gilid. Wala na siya dito sa gitna. Kasi hindi mo na yan mapapansin pag nanunod ka ng Netflix or nag-YouTube ka. And isa sa mga pinaka natuwa ko dito is 90Hz display na itong Realme 6 natin. And very nag-step up si Realme ngayon. And dahil kasi, di ba, usually sa mga mobile phones, 60Hz lang yung display nila. So ngayong 90Hz na to, very seamless and very smooth yung pagsaswipe natin. And maganda na rin dito pag nag-games ka, yung mga higher frame rate, mas maganda yung output nito, yung 90Hz, para naging magiging standard na yan ngayon sa lahat ng mobile phones kasi halos lahat ng mga naka 90Hz ng phone ayaw na lang bumalik sa 60Hz display. So ito yung sample resolution na makikita natin pag ginamit natin yung Realme 6 and also ito na rin yung speaker sound niya for quality testing. Corning Gorilla Glass 3 na rin yung screen natin guys para scratch proof na siya. And ang maganda kay Realme, sa lahat ng mga nilalabas nilang phone, meron na rin naka-install sa kanyang screen protector. So hindi mo na kailangan gumastos pa sa screen protector. Kung gusto mo na lang mag-tempered glass, dun ka na lang gagastos.
pero at least meron ka ng screen protector na kasama dito. Isa din sa mga nagustuhan ko kay Realme 6 is splash resistant na siya. So ako guys, pag galing ako ng labas ng bahay at pagka-uwi ko, inisprayan ko na agad ng alcohol yung cellphone ko para ma-disinfect. And ito, safe na safe to sa pag-alcohol natin. So pinupunasan ko na lang siya ng tissue para matuyo. Pero at least guys, ako, protektado yung phone natin sa tubig. And kahit papaano guys, ngayon ah, mas maganda yung mas malinis na yung cellphone natin. Kaya okay lang na mag-spray ka directly ng alcohol sa cellphone natin. Third na nagustuhan natin kay Realme is the quad camera itself. We have the 8 megapixel wide angle shot, the 64 megapixel main camera, the 2 megapixel portrait lens, and also the 2 megapixel macro lens. Alright, let's use the camera of the Realme 6. So this is the normal photo. And on your left, meron tayong HDR. Then you can turn on the chroma boost. Then, under settings, you have the timer, the settings, and the frame. So, we can use one by one. We can use full frame. Then, we also have 16 by 9, 4 by 3, and the one by one. So, we're going to use the 16 or the 4 by 3 for this shot. So, on your right, you can see the one time zoom. And at the bottom, you can see the wide angle lens. So, gamitin muna natin tong wide angle lens. Let's have a picture. Then the one time zoom. Alright. Next, the two time zoom. Okay. Medyo natatagalan lang siya, no? Pag nag-gumagamit ka ng zoom, siguro ine-eliminate niya yung shakiness. Then use the 5x zoom. So let's move over sa portrait mode naman. Sa portrait mode, ito yung nagiging bokeh shot naman siya. So let's check. Then ito naman, when we use the 64MP na camera, this is ano na, yung crispier shot and more detail. And some more options naman makikita natin. We have the slow mode, the expert mode, the pano, the ultra macro shot, and the time lapse. So sa expert mode, mas maganda dito kasi you can use the ISO, you can control the shutter speed, the white balance, the autofocus, and the exposure itself. So yan, so check natin kung ano itsura ng expert mode. Then you also have the ultra macro, so ito yung mga pang malapitan, so let's have another shot there. Also, let's go to the night mode. So, sa night mode naman, pag kailangan mo, pag sa gabi yung shot mo, pwede natin tong gamitin. You can also use the wide angle lens for the night mode. You have the 1x zoom, the 2x zoom, and also the 5x zoom. Di tayo makalabas ng gabi and wala akong mapicturean ng maganda sa labas at madilim. So, pinatay natin lahat ng ilaw sa bahay and nandito tayo sa office. Naglagay tayo ng colored light sa likod ng Gundam natin. And naglagay tayo ng maliit na light lang para medyo konting-konti lang light magkaroon dun sa subject natin. So this is the Realme 6. So ganito siya kalabo. And i-check natin, naka-night mode na siya ngayon. So ayan, so let's press. So, nagbibilang siya. 3, 2, 1, and yun. Nagkaroon na siya na ng picture. So, ito yung picture na na-take niya. So far, so good guys. Maganda at malinaw. Nakakatuwa.
may mga noise pa rin siya. But ang laki ng in-improve niya compared sa halos pitch black na ilaw sa room natin. So let's go to the video naman. So sa video natin, we can take the video resolution of 4K, 1080p, and 720p. So sa 1080p and 720p, it both can shoot 30fps and 60fps. Kay 4K naman, it can shoot 30fps. Sa front camera naman natin, we have the resolution also of 1080p, 30 frames per second, and 720p, 30 frames per second. Isa din sa mga features na nagustuhan ko sa video capability ni Realme 6 is naglagay siya ng UIS Max or Ultra Image Stabilization para ma-stabilize niya yung mga videos natin. So parang gumamit ka na rin ng gimbal dito. Recording at 1080p, 30 frames per second, and so far so good. Magandang quality nito, lalo na kung still shot lang. Kung mag-ano ka, magla-live ka, okay na to. Ganda na pagka 1080p niya, and mukhang okay din yung audio nito. So let's check naman yung rear camera, and yung 64 megapixel camera nila. Na-excite ako din. Alright, this is 1080p, 30 frames per second without the stabilization. This is 1080p, 30 frames per second with stabilization. This is 1080p, 60 frames per second without stabilization. This is 1080p, 60 frames per second with stabilization. Alright, this is 4K, 30 frames per second without stabilization. And lastly, pwede ka rin mag-slow mo dito up to 240fps using the 720p. And sa 1080p naman, kaya nito ng 120fps. And guys, puntahan natin sa pinaka-importanting part, which is the performance of this mobile device. And guys, dito si Realme 6 talaga bumawi at dito niya talaga nilabas lahat ng powers niya sa mabilis na processor. So it uses the MediaTek Helio G90T and exclusively designed to be the core of an incredible smartphone gaming experience. Equipped din siya ng 2 high-performance Cortex A76, equipped din siya ng 2 high-performance A76 cores at up to 2.06 GHz, and 6 high-efficiency Cortex A55 cores at 2 GHz. Along with it comes with 800 MHz Mali G76 GPU, kaya guys, sobrang powerful nito para sa gaming. So meron tayong 2 variants ni Realme 6. One is the 4 gigs of RAM with 128 gigs of storage, and yung gamit natin ngayon, which is 8 gigs of RAM and 128 gigs of storage. Nakakatawa dito guys, nung nilaro natin si Call of Duty, very seamless and very smooth yung experience natin, wala tayong lag na experience, and 2 beses natin to nilaro. Una sa settings na graphics is high and frame rate na nakaset ng max. Then, naglaro ulit tayo, sinet natin yung graphics at very high, and yung frame rate ng very high din. Both sa 2 settings na yon, hindi tayo naka-experience ng lag, and grabe, na-enjoy ko talaga maglaro dito. Also, nung nilaro natin yung Mobile Legends, hindi tayo naka-experience ng lag, very smooth at mabilis, and grabe guys, kahit naka-on yung high frame rate natin and naka-high settings yung graphics natin, lahat naka-high, okay na okay to. Isa na gusto ko dito guys, is habang nagigames ako dito, ni-record ko yung buong game ko at 1080p at a bitrate of 16 megabits per second. And guys, hindi ako naghang.
So guys, nakakatuwa. Kung kayo guys, gusto nyo mag-upload ng mga games nyo sa YouTube, pwedeng-pwede nyo nang gawin dito sa phone na to. So ganito siya ka-powerful guys. Sobrang lakas nitong phone na to. Kahit naka-high settings ka na sa graphics, sa frame rate, tapos nagre-record ka pa ng game mo. Grabe, kayang-kayang gawin ng Realme 6. Dahil malakas ang processor natin, kailangan din natin ng magandang battery life. So meron tong 4,300 mAh and fast charge na siya. So may kasama tong 30W fast charger and you can charge this one up to 100% in less than 1 hour. Pero guys, yung nag-actual test tayo, lumabas siya ng first 5 minutes, naka 11% siya, 15 minutes, 30%, yung 30 minutes, naka 55% tayo, yung 45 minutes, meron tayong 75%, and 1 hour and 11 minutes natin nakuha, yung 100%. 1 hour and 11 minutes na complete charge mo na siya, okay na din, sobrang bilis na yan. So that is our final review sa Realme 6, and grabe guys, natuwa ako dito sa phone na to, and ito na magiging main driver natin. And yeah, with regards to performance talaga, pang gaming talaga ito. Kung gusto mo talaga ng mabilis na processor, talagang power na power to. Talagang natuwa talaga ako yung habang nagigames ako, kaya kong mag-record dito na walang lag. Talaga, okay na okay. So abangan nyo yung video ko dun na nag-record ako ng laro ko sa ML and also sa COD or sa Call of Duty talaga guys. Natuwa talaga ako dun. And ang tanong, magkano nga ba si Realme 6? Guys, lumabas na yung price niya and sa variant na 4GB of RAM and 120GB of ROM, guys, ang presyo niya is 11,990. And sa variant naman ng 8GB of RAM and 120GB of ROM, lumalabas lang to guys ng 13,990. For the price point of 13,990 and 11,990 guys, para sa akin guys, sulit na to guys. Very powerful yung CPU nito sa camera, sa battery, sa refresh rate, sa splash resistant, sa UIS nito, sa quad camera nito, panalo na to guys. And today, May 27, available na ngayon si Realme 6 on Lazada at magkakaroon siya ng 500 pesos off. Available na rin si Realme 6 Pro and the first 200 customers will get a free Realme band. And kung hindi ka naman makakahabol ngayon, magkakaroon sila ng offline sale on May 30 to 31 and on June 6 to June 7. So lahat naman ang makakabili sa offline sale nila, makakuha naman kayo ng limited edition na Realme Squad Bag worth 1,499. You can also avail Realme 6 at 0% interest at 6 months. And also yung Realme 6 Pro naman, pwede mo siyang i-zero interest at 6 months and 9 months using home credit. So yun lang guys, no? Sana nakatulong tong video na to sa'yo. And if you're new to my channel, please hit that subscribe button and notification bell para ma-update ka sa mga best deals and sulit deals. Kung nakatulong tong video na to sa'yo, please give me a thumbs up and comment down below. I also feature other vlogs and other secret shops. Ililink ko lang sa taas and sa baba. Guys, keep safe and God bless. See you in the next video.